Papa Jack. Hello? Hi, hello. Ay, hello? Yes, Papa Jack. You're Anthony yes, from Bulacan. Good morning. Good evening, Anthony. Yes, good evening. First time ko sa basic. First time mo? Ilan taon na si Anthony? 34 na ako. Uy, Kuya Anthony! Bakit, Papa Jack? Oo, bakit? Ilan taon lang bago? Hindi naman yata tayo nagkakalayo ng edad eh. Ano ka ba ang 22? Hindi ako. Hindi ko maramdaman eh. Hindi ko maramdaman. Kainis ka? Bakit kinainis sa akin? Well, taga lang, parang ito nag-ELQ. Anong ginagawa sa buhay ni Anthony? Isa akong ahente. Ahente na? Ng mga package. Ng mga? All kinds of packaging. From boxes, stickers, plastic. Alright. And, may asawa? Wala. Complicated. Parang Friendster? Usok pa pala yata yan. Ito, looking forward na. Kaya lang, ang dami pa yung naayos. Looking forward ka sa pag-ano saan? Naka naka-wireless ka bang cellphone? Wireless landline, sorry. Actually, yes. Yung landline cellphone? Landline cellphone. Okay, alright. Clear ba ako, sir? Yeah, medyo ano lang, pero okay naman. Okay. Alright, what can I do for you? Gusto ko lang mag-share regarding sa love life ko. I-share mo yung love life mo sa akin? Bakit naman? Gusto ko lang i-share sa'yo kung ano yung... gusto ko lang mag-thank you kung ano man yung love life na meron ako ngayon. Not tell my stories. Okay. But to let everybody know that okay ako, masaya ako na nakilala ko itong babae ito. Okay. Alright, tell me a story. Nakilala ko siya sa isang club. Okay. And then, the first, kasi hindi naman ako nagka-club eh. Nagsimula lang ako mag-club pagkasama ko ng mga boss ko. And then, nung makilala ko siya, nagkataon na gusto ko siyang makausap. Hanggang sa yun na, nakilala ko siya that night. And then, hindi ko alam, Papa Jack, kung bakit na-fall ako sa kanya. Next up, period of time. So, syempre, mahirap dahil syempre, hindi naman lahat madaling i-accept ko kung ano yung dati ay sabi ng trabaho niya. But for me, kasi hindi ako ma-potential at kung pinag-aralan ko. Brad, I cannot understand you, no? Clearly. Sorry. Okay? I-share ko lang kasi nakilala ko nga siya doon. Then, doon nagsimula na maging maayos ako, masaya. Doon maraming trials. And then, kung paano kami nagkakilala, gumawa lang ako ng ways para makausap ko siya that night. Then, I asked my boss na tawagin siya. Kasi yung boss ko, pag nandiyan na, natutulog lang naman siya eh. So, ang nangyari, nag-take advantage ako para makausap ko siya. And then, after that, hindi ko na-expect na mabalikan niya ako ng communication. Okay. So, wait lang ha. Ipaliwanag ko lang. Naglantay ng boss mo, yung boss mo natulog. Natulog kasi pinatayos ko sa kanya yung girl. Okay. And then, madal siya natutulog, tinutulogan lang yung girl. Ganun lang naman ang habis niya yun. Matutulog lang pala, bakit nagmamasahe sa mga ano? Sa harso na. Hindi. Kumaga, after work, chill lang siya doon. Pero hanggang ganun lang yun. Wala naman ang ano. So, yun, nakilala ko siya. Hindi ko na-expect na may love ako sa girl na yun.
he's 24 years old. She has one kid. And then, tanggap ko siya. Okay. Dahil sabi sa akin na bakit ito mahirap, anong pwedeng pagmanahin mo sa kanila, sa parents ko, sa mga friends ko. Ay, kaso, wala naman sila dun sa sitwasyon eh. Kaya gusto ko lang sabihin sa akin na mahal na mahal ko tong taong to. Sa kabila ng kung ano man yung nakaraan niya, tanggap ko yan. Kasi hindi naman susukap yan sa edukasyon o sa isang papel na pinangahawakan mo. Diba yan, nakapagtapos ka. Basta marunong ka lang makisama sa tao. Yun ang importante. Yun lang ang gusto ko i-share pa. Bala. Actually, masaya ako kasi first time ko itong makatawag sa'yo. Na lagi kita pinapakinggan eh. Thank you po. Natutuwa lang ako sa'yo. Alright, you have not given us, you know, enough details about your love story. I think it's a very inspiring one. Gaano katagal kayo mag-jowa ngayon? Malapit namin mag-one year. It's okay. Coming September. If you don't mind asking, doon pa rin ba siya nag-work and gano'n? Oh, wala na. Ito mga kagandahan, Papa. Dapat po tinatanong mo yan. Uh-huh. Nung nakilala ko siya dyan, inalis ko na siya. Okay. And then, gusto ko siyang bigyan na maayos na. Gusto ko ilapit din sa kanyang tamang pagiging babae. Gusto ko. Pinilisan ko siya ng normal. Okay. At the same time, siyempre, obligado ako supportahan ko. Kung ano man yung dapat ko supportahan sa kanya. At yun, hindi ko naman binibigyan kasi masaya ko naman ginagawa. Okay. Yun lang, Papa Jack. Share ko lang kasi masaya ako. Ilan taon na anak niya? 6 years old. 6 years old. Malapit ka sa bata. Oo naman. Wala kasi ako anak eh. Eh, wala kang jowa eh. Paano itong magkaanak ka naman, wala kang jowa? Eh, may naging excess ako. Kaya lang, hindi ko matambahan eh. Kung magkaanak ko, diyo. Alright. Masaya lang ako. Do you want to send out a message to your... to that girl? She's a very lucky one. Simple lang. Masasabi ko lang sa kanya. Anong tawagin niyo? Baby. Alright. Actually, kasama ko siya ngayon. Okay. Nagiginig siya sa akin. Wow. Nakapagabi ko siya sa kanya. Sabi ko. Ay, gusto ko lang sabihin sa kanya. Simple lang. Thanks for loving me. Anthony. Hello? Hello, Brad? Hello. Okay. Hello. Okay, ano yan? Hello. Tapadya. Gusto ko lang sabihin sa kanya, thank you for loving me unconditionally. Hindi ko naman kailangan din ako anything na in return. Kung ano yung kaya mong ilatag sa akin na baraha mo, okay na ako doon. Basta gusto ko masaya ka at saka yung anak mo. And lahat gagawin ko, magsikap ako magtrabaho. Wala ko pa kailang sasabihin ng ibang tao eh. Naman sila ang mga kasama ko, hindi ikaw eh. And sana hindi ka magbago. With or without man ako blessings na makuha agad-agad, sa nandiyan ka pa rin. Pero then, siyempre, Papa Jack, hindi ko hinahayaan na magutom ako siya. Nasipag ko na to, hindi ko pwedeng minto ako doon. Yun lang, Papa Jack. That I change your life forever, and you're never gonna find another somebody like me. And you wish you had more than just a lifetime to give back. Hi, sweet Amaya. You know, Anthony. Yes, Papa John. Honestly, every time I hear someone, especially a guy, would call the show just for the plain reason of saying I love you or describing exactly kung gaano niya kamahal yung babae sa buhay niya. I always find it self-dignifying. I always find it self-dignifying. Parang pakiramdam ko palagi, gusto lang niyang maging pogi sa taningin namin. And I did not feel that sa iyo. No? Inaantay ko na... nabanggitin mo yung... Kasi kanina, nung binanggit mo sa akin na dun siya nag-work dati. Alright?
Mm-hmm. Tumigil ka na. Wala ka nang binanggit na iba para gumanda yung tingin ko sa'yo. You stop there. And I like that. I like that. And at nakakatuwa, no, I guess, for a lot of girls tonight, diba, it gives a lot of girls hope. Yung mga girls na once upon a time eh, nadapa, nagkamali, and all they want now is to pick themselves up and move forward with someone, I guess, with someone with a heart like what you have. Diba, no? Kanina kasi, sabi mo kasi, ito yung what caught me, no? You said, hindi naman sa edukasyon nasusukat. And naisip ko, itong taong ito, hindi niya sinukat yung pagmamahal niya o yung binigyan niya pagmamahal doon sa minahal niya. Hindi mo ginamit yung term na antas ng buhay o trabaho. And I like that, ano? You always regard your girl with intellect, and I thank you for that. Kasi siyempre, Papa Jack, ano yan, lahat naman ng mga babae na napunta sa ganyang klase ng trabaho, lahat naman yan may kanya-kanyang dahilan eh. And dapat natin respetorin yan. And definitely, hindi kasi masaya dyan. Of course. Amen to that. Amen to that. Kaya, sabi ko nga sa kanya, alam mo ba na karamihan ng babae, ipinapangarap nila makahanap sila ng tao na matatanggap sa kanila sa ganitong klase ng trabaho. I guess, yeah. Napakatama mo dyan. Oo, kaya sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan mag-demand sa'yo na mahalin mo ako ng kung ano yung gusto ko. Kung ano yung kaya mo, ibigay, okay na ako dyan. Ang gusto ko lang itama yung mga mali mong nagawa, bigyan mo ako ng pagkakataon na paramdam sa'yo na tama ang lalaki. Sinagalan mo ng pagmamahal. And you value her love? Definitely. Hindi pwedeng hindi. Kasi matanda na ako, Papa Jack. Actually, matanda ka na nga. Gusto ko lang segundahan. Bakit ba nang hiyala ka? Matanda na kasi tayo, Papa Jack. Tumigil ka na, wala kayo damay, Brad! Ang dami nga nagsasabi, Papa Jack, na ayaw na sabihin na iya ako, baka pagyayin mo ako eh. Ano yun? Na, kasi, ano ko eh, sa circle of my friends, karami yan nagsasabi sa akin, like, katulad mo rin, the way I talk, the way I give advices. Kaya sabi ko, hindi, mas lamang yata kay Papa Jack eh. Pero, pag tinitigil ako yung litrato mo, Pogi kay. Talaga yan? Baka maging tayo yan eh. Pogi kay, laas mo sa picture eh. Raulo. Anyway, yun lang. Masaya ako talaga na nakausap kita at nabigyan mo ako ng pagkakataon on air. I-share this. No, actually, it's a gift to us. I am moved. And this is from the heart, ano? Ito galing sa puso ko, ano, bilang isang lalaki, ano? I am moved by the amount of compassion, love, respect. Yes. Diba? And most of all, wonderful intention that you have para dyan sa taong kasama mo ngayon. This is very rare. Kasi alam mo, Brad, honestly, every time a guy would call my show, at gusto lang yung magsabi ng love niya sa taong nasa buhay niya ngayon. Ang default ko lagi, gustong pumuagin ito sa paningin ko. Hindi mo kailangan ka niyan eh. Tama ko, Papa. And I thank you for that. Ano? Inaantay ko at hindi ko naramdaman. And Brad, thank you for setting an example. At least, di ba, hindi ko pala ubos ang mga lalaki may pusong kagaya mo. God bless you. God bless you. Tayo yun, Papa Jack. Isa ka. Ikaw yung nandun, President. Ako yung leader talaga ng kultong yan. Gawa tayo ulit ng maraming clan yan, Papa Jack. Ayoko ng clan. Wala ng mga stupidong lalaki. Ayoko ng clan kasi baka mag-eyeball. baka hindi ako umaten. Ayoko ng ganyang eyeball. Oh my God. Brad, before I will let you go on air now, I want you now to go ahead and make a commitment
para sa taong kasama mo ngayon? Make a promise. Ang commitment ko sa kanya, Papa Jeff. Sa kanya mo sabihin. Huwag sa akin, baka maging tayo talaga. Ano, ito nga eh. Alam mo naman, baby, na kung ano yung commitment ko, hindi lang sa'yo, kundi sa family ko. Eh, hindi pa rin ako nag-aasawa. I'm still helping my mom and dad. Pero, I want to settle down. Kasama ka. Kaya, sana habaan mo pa ang PC na asensya mo. Ako naman, hindi naman ako irresponsable ng tao para hindi pumasok sa isang tayo nagka-relasyon. Konting tiis pa kung ano lang yung mga problema. Pera man yan, emotional man yan, o kung ano man. Importante, huwag kang bibigay pa. And hayaan mo, hindi ko pababayaan ang anak mo. Hindi ko haya magutom yung bata. Hindi ko hahayaan na wala siyang masaktan na ama habang siya'y lumalaki. Andyan lang ako. Kaya, I know, I will tell, darating tayo sa punto na iaharap kita sa altar. Hopefully, sana, payagan ako ng pagkakataon na paburan ka ng family ko. Pero if you mind, marami na maparaan para mabigyan kita ng titulo. Sama ako. Sama ito nga pilito ko. Nothing more important than me. Makasama ko lang kayong dalawa. Okay na ako doon. Yun lang, Papa Jack. Yun lang masasabi ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Papa Jack. Bakit? Minsan dalawin ka namin dyan. Yep. Anong gusto mong pagkain? Wala, Brad. I am crying right now. Ito ba iya? Hindi ko nararamdaman eh. Wala kang sipon. Ba't ka umiya, Papa Jack? Okay ka lang? Ikaw ba okay ka lang? Oo naman. Ano ba naaalala mo? Ba't karan ka ha ganyan? Karan na pumig lang ako. Etos. Kiloloko lang ako. Etos. Hindi na. Wala na. I just choked up because I really admire. It's a very rare chance for me to be moved by love like this. And how beautiful it is to know that there is voice like this one. May mga kwento pala na ano na ganito kaganda ano, and I can only imagine how fulfilling it is for her. Yeah. That you consider that you're the one lucky kasi pinili ka niya. It could have been the other way around. It could have been the other way around. But you always say thank you to her for choosing you, and I am moved by that amount of love and compassion and respect and intention that you have for her. Minsan po lang ako sa'yo, Papa Chan. Ano yun? Kasi minsan kasi, hanggat maaari, from head to foot, I want to change her image talaga. Hindi pa masama na itiman ko sa kasi. No, hindi naman ako. Too much. Brad, alam mo, part of you na being a guy is that siyempre, kahit anong sabi natin mahal na mahal mo siya, may pride ka eh.
may pride ka. Pero ayoko ay parandam sa kanya ang pride ko. Well, but it is something that you cannot get rid bilang lalaki, ano? I'm glad that you are making an effort para hindi mo maramdaman. Yeah. Ang akin lang dito, ang sinasabi ko lang, Anthony, is that kung ang tanong mo sa akin ay hindi ba o okay ba na i-demand mo sa kanya, it's your way of trying to, ano, of trying to get to know it's your way of trying to get to know your new you. I'm sure even you surprised yourself. In a way, effective naman eh, Papa Chuck, kasi unti-unti, ang bilis ng transition ng pagbabago from the way she dressed up herself. But ayaw mo lang siya. Alam mo, she will do it for you. Mm. Hindi mo na kailangan i-demand yan sa kanya. Yeah. Hopefully, sana at least ma-realize siya rin niya. Kasi ayoko, alam mo yung pakiramdam, Papa Chuck, na inugot mo na siya dyan eh. And ang sa akin, gusto ko makuha niya yung 100% respect sa buong tao. Sa buong, sa napapaligiran niya tao. Brad, I don't know your girlfriend right now personally, but honestly, the only respect that matters to her right now is your respect para sa kanya. So, hayaan mo na muna sasabihin ng iba. Alright. Tama ka, Papa Jack. Yep. Okay, sir. Anyway, Papa Jack, maraming salamat. Congratulations to you. Thank you. You found her, and she allowed you to be in her life. Thank you so much. Natutuwa rin ako, sir. Thank you for calling the show. Alright, thank you, Papa Jack. Salamat. Have a good night. Bye-bye.